Hello, magandang gabi po sa aking mga kaibigan dyan sa Facebook, sa mga ka-YouTube, sa aking mga excellent breeders. Kaya po tayo gumawa ng video ngayong gabi ay para pakita sa inyo ang mga iba't ibang klase ng tare na order sa atin sa excellent tare makers. So, ito po ay order ni Sir Vivencio Yadaw. Papunta po ng Katbalogan summer to. So, ipadadala ko po sa LBC bukas. At ito, masusubukan na sa summer ang excellent tare maker. Okay. Ipapakita ko sa inyo ngayon ang mga preference ko sa mga laban ko nung mga nakaraang taon at many years back ang maker ko. Ito pa rin ang maker na ginagamit natin para sa excellent tare. So, makasigurado kayo na hindi basta-basta ang paggawa natin, talagang subok. At ang mga bakal natin, galing talaga to ng Germany. So, Kingfielder Supreme, yan yung mga ginamit natin sa 2.5 at saka 1.8. So, eto, Kingfielder Extreme, gawa ng 2.0 ang preference ko. So, yung nauna nating order sa... Ito po, kay Keith Curl Carl, ito naman... Parehas lang sila ng thickness na ginamit dahil ito nga yung preference ko, itong 2.0. Papakita ko sa inyo ang mga sukat at ang tamang 1 o'clock preset. Yan, papakita ko sa inyo ngayon. Ang mga in-order sa atin ngayon ng mga tare, ang mga sukat nila is 3 and 7, 8. Tapos 3 and... 3 and 3/4, 3 and 7, 8, at saka 4. So, ito yung mga haba ng tare. So, itong unang batch na to, itong dalawa, ito yung mas mahaba. So, papakita ko sa inyo mamaya. So, bali ang batch na to, sa 1 dozen, bali tatlong klase ng haba. So, 3 and 3/4, 3 and 7, 8, at saka 4. So, tiga-apat sila. So, itong apat na to, ito yung mga 3 and 3/4 na sukat. So, mapapansin nyo, mas mahaba at mas maikse. So, dito naman, ayan. Konting-konti lang ang difference ng 3 and 3/4 at saka 3 and 7, 8. Okay. So, ang gamit natin, ito naman, itong 4, ang gamit natin dito, laging tayo sa 1 o'clock pre-setting. So, yung 1 o'clock pre-setting kasi, depende na lang din talaga sa mananare kung paano niya i-adjust yung pagkabit. Kasi po ako, kahit hindi ako nagtatare, sa loob ng sabungan, ako pa rin ang nasusunod sa final decision pagka kinabit na siya sa panang manok. So, tinitignan ko ng maigi yung sipat at... Ako na ang nagsasabi kung kailangan pang iusog ng konti sa gitna ng 1 at saka ng 12 o'clock, ng 1 o'clock. Depende sa anggulo ng paa niya. Tsaka tinitignan ko rin yung puwetan. Di bale, wag ko kayong mag-alala. Yung kasama ko po sa Razor NCA, ang aking partner, siya po ang mananari ko. Papakita ko sa inyo yung tamang pagtatari niya. So wag kayong mag-alala sa susunod na video. Yun naman ay ipapalabas natin. Sa ngayon, ipapakita ko muna sa inyo kung bakit at kung ano ang mga nire-recommend natin na mga sukat ng tare. So, pare-parehas na tayo ngayon ng mga metals na ginagamit na galing Germany. Alam nyo na kung kanino galing ang supplier natin yan, authentic Germany. So, pare-parehas yan na mga high-end ang ibinibigay natin. So, Karna Special, yan.
Kinkilder, etong ginawa namin ngayon para kay Sir Vivencio is Kinkilder Extreme. Dahil nga 2.0, kasi 2.5 at saka 1.8, dito tayo sa mga ano, Kinkilder Special and Kinkilder Supreme. So, Karnas Special naman ang high-end natin para sa Karnas. Ayan. So, bukod sa 1 o'clock preset niya, ayan, kung makikita nyo, ang ginagamit natin is coil spring para sa garol. Ayan, matigas ang garol. Lapit ko lang. Hindi siya basta-basta na babakle. Diba? Hindi kagaya ng... pag mahina kasi ang garol, makikita nyo, tumutupi ka agad to kahit pwera sa inyo. So, eto, normally, kaya namin mas gusto ang circular type kasi mas magaang siya. At saka sa coil spring, mas magaang din. So, ang mga weight na ito, definitely mas magaang siya kung kukumpara natin sa Morelie. Based on our experience, kaya coil spring na rin ang ginagamit natin. Yun nga, yung bigat ng Muelye, tsaka yung tibay, actually, meron po kaming isang secret experience na experience natin sa Muelye. Pero ano, hindi na rin noon natin babanggitin kasi may iba po kasi na gumagamit pa rin ng Muelye. Pero syempre, preference namin at dito kami nasanay. So, coil spring ang gamit natin, tsaka mas magaang siya, yan, definitely. At saka yung pagkakadugtong natin. Dahil mas maselan talaga. Sa pagdudugtong, makikita nyo, kailangan talaga, yan, yung maker natin, eksaktong-eksakto. Kasi minsan may mga pagkakamali pa yan, pero, eh, makikita nyo, pulidong-pulido. Sa dugtungan. Kahit dito tayo kumuha, pansinin nyo. Nalos perfect ang dugtong at ayan o. Dito kasi may tendency mabali ang tare eh. Na halos talaga ipini-perfect natin. So itong itong Kinkilder Extreme na pinagawa natin para kay Sir Vivencio ay slasher. Kasi nga, kapag 2.5, that's the time na pwede tayong gumamit ng semi-full slasher. Kasi hindi ho namin ina-advise na mag-semi-full slasher sa 2.0 na thickness ng bakal. So yan. Diba, pinapasabit pa rito, pero hindi, ayan dito. Yung pinapasabit pa rito at binibitin. Hindi naman kasi exactly no, na kailangan natin na mag-exhibition tayo, ipakita natin dito na ayan, nagbibitin. Way yun na pakita na matalas talaga yung tare. Pero, pag hawak nyo pa lang, makikita nyo na eh, na talaga namang matalas siya. At saka, syempre, yung katawan ng manok naman, definitely, hindi naman siya kasing tigas ng kuko eh. Pero way na rin to na nalalaman na kumakagat siya sa kuko. Pagka... Gaya yung pagka ginaganyan niya. So yun. Yun nga, ang in-advise natin sa semi-slasher pagka 2.0. So, dun sa mga gusto magpagawa ng tare, i-contact nyo lang ako sa 0915-505-9425, yung pa rin ang number ko. Ang mga haba, yan, sinabi natin yung mga prefer natin na haba, 3¾, 3⅞, tsaka 4. So, depende pa rin yan kung saan sanay yung mananari nyo. Pero ang ma-advise ko talaga palagi sa inyo, kung saan kayo, kahit sa thickness ng bakal, kung saan kayo mas nasanay. Kasi may mga iba tayong customers na 2.5 ang gusto nila sa bakal. Doon sila kasi nasanay. At syempre, sa semi-full slasher,
alam nyo naman na mas malaki ang kain niya dito. Diyan. So, ito yung pinakakilay niya. At ito yung kain. Yung kain ng bakal ay mas malaki sa semi-full. So, ito ang semi-slasher. Yan. Magkakamukha sila. Depende. Nadadala na rin siya sa magandang chrome, ganyan. So, ito yung mga ginagamit natin sa kakamstal. Ito, nire-recommend ko rin sa inyo. Itong kamstal. Makikita nyo na kahit na iba't ibang bakal yung gamit namin, ay pulido ang gawa.